Ano ba ang hydronephrosis? Ito, na-request ni Melvin Camilon. Doc, sa susunod po, topic ninyo ang hydronephrosis. Okay? Gusto ko ipaintindi lang sa inyo kasi madalas na nakikita yung finding na yan sa mga ultrasound results ng mga patients. At gusto nilang ipa-explain kung ano ibig sabihin nun. Kasi it's a medical term, not very common, and usually encountered with your results. So yung nakikita po natin sa screen natin ay yung different grades ng hydronephrosis. And yung kidney, basic parts lang tayo. Ito yung calyces, yung pangsalo ng ihi. Ito yung tinatawag na renal pelvis. Yan. Kasi ito yung ureter. Papunta na ito ng pantog, lahat yan sa baba. So, different grades ng hydronephrosis. Mamaya discuss natin yan very quickly. Imagine niyo lang kasi yung kidney natin ay parang filter system yan eh. Ng dugo. Okay? So, parang filter yan. Pag finilter niya yung dugo, bababa yung ihi. Magiging ihi siya. Tapos bababa siya sa minor calyces, major calyces. Renal pelvis down to the urinary bladder. So kapag hindi makapag-drain ng maigi yung ihi galing taas pababa, nagba-back up yung ihi paakyat. In turn, tumataas yung pressure dito sa renal pelvis, tumataas yung pressure sa loob ng kidney, at lumulobo yung kidney natin. Okay? Yun na yung tinatawag na hydronephrosis. Kumbaga, kidney swelling. Medyo maingat lang kami doon sa term ng swelling kasi ano ba nagsiswell? Yung laman mismo o yung calyces? Nauna talaga yung calyces. Pero pag extreme na kasi yung swelling netong renal calyces, luminipis din yung laman. Detrimental yun sa nephrons, yung sa mga individual cells ng kidneys kasi individual functional units ng kidney kasi pag tumataas yung pressure, nagkakaroon ng damage, namamatay yung mga nephrons. Tapos, bumababa yung kidney function. Okay? So, ginigrade yan, magkakaiba per diagnostic result kung ano yung binagbabasihan nila. Pero, ito yung madalas na nakikita ninyo. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Kapag grade 1, meron lang mild na dilation. Dilation yung paglobo. Pero grade 2, more dilation, so moderate. Grade 3, moderate to severe. Lubong-lubo na talaga yan pag nakikita sa ultrasound or CT scan. Grade 4, yun ang severe. Okay? Yun ang severe. Mas masama ba kapag grade 4? Yeah. Siyempre, mas mataas yung pressure. Tapos mukhang mas matagal na nakabara yan. Okay? Ano bang cause ng hydronephrosis sa mga patients? Ha? Ang pinaka-common na cause, ang pinaka-unang tinitingnan na cause ay obstruction. Kung merong pagbabara, anywhere down here. So kung pag merong pagbabara tulad ng bato, ng tumor, yung tumor pwedeng nasa loob mismo ng ureter, nasa loob mismo ng kidney, or merong tumor sa labas. Retroperitoneal tumor, halimbawa meron dyan sa likod, naiipit to. Nag-hydronephrosis. Pwedeng pregnancy, naiipit yung ureters kapag malaki yung bahay bata, uterus, naiipit yan. Tapos kapag pregnant din yung patient, mataas yung levels ng progesterone. So, kapag mataas yung levels ng progesterone, nagkakaroon ng physiologic hydronephrosis of pregnancy. Yun, hindi pa rin yung normal, pero expected yun sa mga pregnant patient. Isa sa mga dahilan sa mga bata kadalasan, merong reflux, vesico-ureteral reflux. Yung sphincter dito sa may bandang koneksyon ng pantog at ng ureter ay maluwag. So, yung ihi sa pantog umaangat, paakyat doon sa kidney. So, nagkakaroon din ng hydronephrosis. Ngayon, kapag nakitaan ng hydronephrosis sa pag nakitaan ng hydronephrosis sa kidney, problema na ba yun? Well, depende kung ano yung cause.
kailangan malaman kung ano yung cause ng hydronephrosis. Yun ang pinaka-goal. Kapag nakita ka ng hydronephrosis, kailangan malaman kung ano yung cause ng hydronephrosis at kailangan i-address. So, for example, may hydronephrosis kayo, tapos meron palang batong nakabara. Then, kailangan mo i-address yung bato para mawala yung hydronephrosis. Okay, so it's a clinical clue na merong problema or merong abnormal sa loob ng genitourinary tract ninyo. Okay? Pwedeng hydronephrosis ang side lang, pwedeng bilateral, pwedeng parehong side, lalo na kung mas distal yung obstruction. Halimbawa, sa urethra ang pagbabara ninyo, parehong kidney ang mababarahan. Okay? Kapag sa ibang mga pasyente, sa mga sobrang lalatlag na hydronephrosis, ultimo, yung ureter lumalaki. Halos kasing laki na ng bituka minsan. So, hindi magandang sa inyo. Hydroureteronephrosis naman yung tawag. Okay? Kapag may hydronephrosis, ang goal nyo dyan ay malaman kung ano yung cause at ma-address yung cause. It's a clinical sign. It's not the disease itself. So, kailangan yan ma-diagnose. Ayos? If you have any questions, you can comment them here or message me here on Facebook or in Instagram in any of my socials. Ayos? Ako si Dr. Urologist. Thanks for watching.